Hey, what's up? Masaya pa sa ganang buhay po sa ating lahat. Coach Manny po muli. At ang video ko sa araw na to ay alam nyo, meron akong binigay ng sapatos dito. At ngayong linggo, magsisimba. Kaya lang, nadidistract ako masyado rito. Masyado ako nadidistract dito sa sapatos na ito. Naawa naman ako, kaya ang gagawin ko ay re-refrain ko ng rugby. Pero papakita ko na rin sa inyo para magkaroon kayo ng idea kung paano gumamit ng rugby. Ha? Gumamit sa pagdidikit ng sapatos, hindi sa pagsingot. Okay? Ayan. So ngayon po, ano ba yung mga dapat nating tandaan sa pagdidikit ng rugby? Eto yon. Unang-una, kailangan tuyo. Ha? Kailangan tuyo. Pag ito po'y basa, hindi didikit ang rugby. Pangalawa, kailangan, ito yung didikit natin ang partay, linisin maigi yan, malinis yan. Lilinisin maigi yan, parehas. Kailangan malinis na malinis yan. Ha? Kasi pag yan ay may mga ali-alikabok dyan, yun ang magiging cause ng pagkatuklak. Next, ngayon, a-applyan na natin ang rugby yan. Ngayon, sa pag-apply natin ng rugby, kailangan manipis lang para madaling matuyo. Kasi pag sobrang kapal, matagal matuyo. At yung susunod nating step, pag na-applyan na natin ang rugby, bago natin idikit, kailangan ito ay tuyo-tuyo na. Dahil kapag hindi tuyong-tuyo, basa pa, at dinikit mo, matutuklap agad. Makikita nyo yun sa aking unang-unang video about sa pagdidikit ng rugby, na dinikit po agad pagkalagay ng rugby, baklas agad. Kaya ito pong gagawin natin ngayon ay yung tamang pamamaraan. Ha? So, panoorin nyo po kung paano gagawin. Ayan, ito po rugby. Any brand of rugby, rugby. Pwede, ayan. Oh, konti lang. Ayan, oh, konti-konti lang po. Dahil konti lang yung didikitan. Ito yung didikitan natin na parte, oh. Ayan. So, ito po, nalinis ko na yan. Kung pwedeng liyahin, liyahin mo. Kailangan malinis yan. Kailangan manipis lang para mabilis matuyo. Ayan, ito po, nadikitan ko na to parehas. Kailangan ngayon ang next step, papatuyuin natin yan. Papatuyuin. Ayan. So, ngayon po, nalagyan ko na itong rugby at tuyo na. Ang palatandaan na tuyo na ito, pag didikit natin dyan at hindi na dumikit, ayan o, oh, hindi na dumikit, yan po ibig sabihin ay tuyo na. So, pwede na natin siyang idikit, ha? Pag ganyan. Ayan, didikit na natin. Ayan. So, nadikit ko na po. Ayan, may masusot na si Arden sa kanyang pagsimba. Hindi ko gaya kanina, nakaka-distract. Nakakanganga. Ngayon, okay na po. Testingin natin. Kailangan siksikin natin ito mabuti. Ayan. Ayan, okay na. Diba? Nakita nyo. Ayos na ang dikit. Hindi na tububuka. Ayan. Magagamit na si Arden sa kanyang pagsisimba. O, ayan, diba? Nakita nyo po. Dikit na dikit na, oh. O, ayan. Ayos na. Approve. Sana po may natutunan kayo sa ating video. At sa mga bago dyan, maraming salamat nga po pala. Thank you for watching at kung bago ka po sa aking channel, pag-subscribe naman at pag-click ang notification bell para update ka sa ating mga susunod na video. God bless you more. Mabuhay tayo lahat.